guys, welcome back again dito sa ating Ting Channel, my Kalumba TV. At kung napadaan ka nga lang po dito sa ating Ting Channel, please consider subscribing. So dito guys, is nagsishare nga po tayo kung paano nga po ba kumita online. So for today's video is gagawa nga lang po tayo ng short clip kung paano nga po ba mag-recharge dito nga po sa Sitaw. So dito guys, is wala naman po itong sapilitan at ito nga po ay tutorial lamang. So dito guys, disclaimer lang po, hindi ko pa yung pinipilit na mag-recharge dito. Ito nga po is para nga lang po sa mga interested, and also guys, always do your own research. So dahil ginagawan ko nga po ng step by step video, ito nga pong sisitaw kung paano nga po ba kumita or kikita dito. So apat na video nga po pala yung gagawin natin. So ngayon guys, dahil na ituro ko na nga po sa inyo kung paano nga po ba mag-register and kung paano gumagana ito nga pong platform na ito, sa ating part 1 video ngayon is ituturo ko na nga po yung sa recharge process nila. So dito guys, is i-click nyo nga lang po itong account. So sa mga hindi nga po pala nakakalam, ito nga pong platform na ito is parang Shopee nga lang po siya, kung saan ay pwede nga po tayo maging seller dito and kikita nga po tayo sa kanilang platform. Pero ito nga pong mismong platform nila yung magpapatala ng mga product para nga po sa ating mga customer or buyer. So yan nga po guys, click nga lang po natin itong ating wallet, and dito nga guys, kung makikita ninyo, so yan nga po no, meron po sila ditong offline recharge and online recharge wallet. So let's try the offline, tap nyo nga lang po yan. So by the way guys, dito is meron po silang tatlong choices. So dito guys, ito nga pong PHP BDO Bricks. So yan guys, dito nga lang po kayo magsasend sa kanilang bank name, account number, then yan nga po yung mga information, and maglalagay nga lang po kayo dito ng amount. So lagay nyo nga lang po dyan kung magkano nga po ba yung i-recharge nyo dito sa kanilang platform, then yung transaction ID or yung reference number nga po na pinagsendan ninyo. Then pagkatapos guys, screenshot nyo nga lang po na nagsend nga po kayo dito sa kanilang bank account, and pagkatapos guys, ilagay nyo nga lang po dito yung image. So click nyo nga lang po yung browse and magdadirect na nga po kayo dyan nga po sa inyong gallery. So once na-screenshot nyo nga po yung amount with reference number, then is click nyo nga po itong confirm. So maghihintay na nga lang po kayo na mag-reflect ang inyong recharge dito nga po sa inyong wallet. And also guys, kung nasa ibang bansa nga po kayo, is pwede nyo nga pong gamitin itong USD nila. So kung makikita ninyo, this is USD account and only USD are accepted dito. So kung nasa Philippines naman po kayo guys, ito yung dalawa ninyong option para nga po sa offline recharge. So dyan guys, is pupunta nga po kayo sa mismong banko and magde-deposit nga po kayo dito sa kanilang account. So kapag na-receive nyo na nga po ang inyong mga resibo, is dyan nyo na nga po ilalagay or isasubmit dito yung inyong receipt para mag-reflect nga po sa inyong account. So ngayon guys, yan nga po yung para sa kanilang offline recharge. So ngayon is tuturuan ko naman po kayo yung pinakamadali na paraan, which is sa online recharge nila. So click nyo nga lang po itong recharge wallet, and dito guys, maglalagay nga lang po kayo ng amount. So dito sa payment method is pumili nga lang po kayo dyan, pwede nga pong peso or GCash. Sa peso guys, click nyo nga po itong recharge channel, ito naman po yung sa bank na online. Like pwede po kayo mag-send from GCash to bank. So yan guys, it's up to you, no? So kung wala naman po kayo ditong bank, is pwede rin nga pong sa GCash. So click nyo nga lang po yan and just click confirm. Kunwari guys, maglalagay nga lang po kayo ng amount dito. Kunwari yan, 500, and just click confirm. So yan nga po guys, once na maklik nyo na nga po itong confirm, is magdadirect nga po kayo sa inyong mga GCash. Yan nga po yung process dito. So once na maklik nyo na nga po itong confirm, is maghihintay na nga lang po kayo ng ilang oras or minutes para nga po mag-reflect ito sa inyong mga account. So
So, ganyan nga lang po yung paraan para nga po mag-recharge dito nga po sa Sitaw. At kapag meron na nga po kayong balance case, is pwede na nga po kayong kumita dito ng tuloy-tuloy. So, sa ating next video guys, is ituturo ko nga po yung step-by-step process kung paano nga po pa makapag-earn dito nga po sa platform nila. Also guys, papakita ko nga po sa inyo sa ating next video kung paano rin nga po ba mag-withdraw. So, yan nga po guys, I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. So, paki-watch na nga lang po yung ating part 1 video para mas maintindihan ninyo. So, yan nga po guys, hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa inyong panonood. See you on our next video. Bye-bye!